kabuti po ng Panginoon. Amen! Sa victory na ginawa niya noong Friday. Amen! Naramdaman natin yung katagumpayan. Yung ginawa ng Diyos noong Friday. Amen! Walang hassle, wala lahat. Basta smooth. Oh, smooth lahat. Praise God. Ito po yung gawa ng Panginoon sa iglesia dito. Amen. So, praise God. Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Blessing God. Ito po yung title ng ating pag-aaralan ngayon. May kanina po. Blessing God. Isa-isa pa. Isa pa. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang teksto po natin ay nasa Psalms 101 verse 1. Sabi po dito, bless the Lord, O my soul, that bless that is within me, and bless His holy name. And all that is within me, bless His holy name. So, sabi po dito, blessing the Lord, sabi po nga. Paano ba natin i-bless ang Lord? So, sa pamamagitan din po ng praise and worship. So, nais po ng Panginoon na akin po siyang i-bless habang po tayo'y nabubuhay. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah of God. Panginoon, salamat po, O God, sa pagkising mo sa amin, Ama, O God. Salamat po, Lord, sa hininga, O God, na binigay niyo po sa amin, Ama, O God. At kami nakarating, Ama, O God, sa sambahang ito, O Lord, upang magpuri, O God, ng sabay-sabay, O God, at sama-sama, O God, Lord, with our brothers and sisters, Ama, O God. Panginoon, tunay na po, Lord, na napakadakila niyo, O God. Pinupuri ka namin, O God, at alam po namin, O God, sa mga oras na ito, Lord, gagawa ka po, O God, ng miracle, O God, sa aming mga kinusunan. Lord, hide us behind your cross, Ama, O God. Ano mang mga karumihan na nakikita mo sa akin, I pray, O God, that you will just cleanse me, O God. Father, we just thank you, O God. We believe, O God, that you are here in the midst of us, O God. Right now, O Holy Spirit, take your place, O God. In this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. O my soul. Sabi po dito, mankind was created to worship God. And we are commanded to worship. And it is a part of His plan. So, sa simula pa lamang po, plano na ng Panginoon na atin siyang i-worship. We should worship Him not because we are good. And we are loving Him, people. We worship Him because He deserves every ounce of affection, adoration, at allegiance possible. Yung tapat tayo sa Kanya, deserve niya yun. Si Satanas, sabi niya, nice din po niyang i-worship siya. But worship, yung pagsamba, belongs uniquely and exclusively to God, to God alone. So, hindi po, ang pagsamba po ay hindi po kay Satanas. Kasi dito sa world natin, dalawa lang po yung tumatayo. Either si Satan or si God. So, mamili po kayo sa dalawa doon. But at this time, pinili po natin na ang kasama natin ay si God. Di po ba? So, pinili po natin si God. So, mag-start po tayo sa ating pag-aaral. So, ano ba yung title ng ano natin? Worshiping God. Pero nakasama na dito yung ano, nakasama na dito yung praise sa ano ko, sa pagtuturo ko. Sabi ko dito, praise is an expression of admiration and appreciation. So, makita po natin yung praise, halimbawa, oh, ang ganda naman ng God, no? Ang ganda naman lahat, pinipraise natin. So, it is the same way with the Lord. Napakabuti ng Panginoon, tapat ka, ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ganun po ang Panginoon. Ganun po natin siya i-worship. Salamat sa inyong ginawa. You are the Alpha and Omega. Salamat sa inyong mga kabutihan na ginawa niyo sa amin. Sinaid niyo kami sa kapahamakan. Di ba ang dami niyong ginagawa? I-praise natin siya sa lahat ng kanyang ginawa. So, praise has to do with acknowledging God's character and power. Amen. Sabi mo dito, character and power. See, God's character. Ano ba yung mga character ni God? Marami po, God is just, God is merciful, loving, God is just, loving, anong dami? Compassionate. So, madami sabi mo dito, because your steadfast love is better than life, my lips
will praise you, so I will bless you. As long as I live, in your name, I will lift my hands. Sabi niya, as long as I live, I will bless you. In your name, I will lift up my hands. So, yun po ang dapat natin gawin. Pinili na natin ang Panginoon. Tuloy na tayo sa Panginoon. Hanggang sa pagbalik niya, huwag na tayong bibitin. Natikman natin yung kabutihan ng Panginoon. Huwag na tayong bibitin sa Kanya. Amen. So, yun ang ano ng Panginoon. huwag na tayong bibitin. Kung mayroong mga ano, normal po yan. Sabi nga dito, in this earth, marami, in this world, may tribulation. But yung peace ng Panginoon nandyan. So, praise God. Praise has the power to silence the voice of the enemy. So, praise has the power to silence of the enemy. Tingnan niyo nga po, marami pong pagkakataon na tayo po yung litong-lito or something sa ating mga personal na buhay. But if you i-on mo yung music, nagtalsikan lahat ng anumang mga masamang iniisip mo. Kasi na-fill in na ng work ng God yung ano natin, yung mind natin. Kasi yan ang battleground ng enemy, yung mind. Kahit ano-ano lang naka-iniisip, i-ano natin yun, i-resist natin yun, i-ano natin sa Panginoon. Kasi battleground yung Satan yung mind natin. Si God, nababasa niya yung mind natin, pero si Satan, hindi niya nababasa unless bibigkasin mo. Bibigkasin mo yung nasa heart, nasa isip mo. Bigkasin mo, alam na ni Lord yun. Alam na ni Satan yun. Pero pag hindi mo binibigkas, hindi malalaman ni Satan yun. At alam din ni Lord na nag-iisip ka ng masama. Yun ang ano doon. So, why do we praise God? Why do we praise God? Sabi ko dito, sing praise to God. Sing praise to God, to our King. God is King over all the world. Praise Him with song. So, siya po ay nakita nating Diyos. Praise to our King. Siya po ang hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Amen. So, dapat lang natin siyang praise. Wala nang ikukumpara, na ikukumpara sa Kanya. Yes. So, dalawa lang naman yun, si Satan at saka si God. So, let's choose God. Because He is the King of Kings. He is the King all over the world. So, why do we praise God? Sabi pa nga dito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano ba yung mga benefits ni God na ginawa niya sa atin? Ito yung power of the cross. Benefits of the cross. Sabi niya, who forgives all your sins? Who forgives all your sins or iniquities? He heals all your diseases. Who redeems your life from the pit? Who crowns you with steadfast love and mercy? Who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle? So, ito po yung benefits of the cross. Huwag po natin kalimutan ito. Psalms 103. Yan, verses 1-5. Benefits of the cross yan. Yan ang ano yan. Ginawa niya sa atin. Andyan na lahat. 1, 2, 3, 4, 5. So, kompleto yan, ha? Memorize natin yan. Napakaganda. Meditate natin. See? Oh. Aren't you sure? If you will meditate that one, ang galing ni God. Siya ay Diyos. Who is to praise? Who is to praise God? Sabi po dito, they who seek the Lord will praise Him. Psalms 22, 26. Those who seek God. Sino ba ang magpupuri sa Kanya? Yung naghahanap kay God. Amen. Those who seek the Lord will praise Him. So, yun po ang ano ng Panginoon. Those who seek God. Sinabi po dito, let everything that has breath praise the Lord. Sino ba? Yung mga magpupuri sa Panginoon. Yung mga may hininga. Amen. Sabi nga, Psalms 115, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So, napakainam po na yun po ang sabi ng Panginoon, lahat ng may hininga ay dapat magpuri lang sa ating Diyos. Amen. When do we praise God? At all times,
Sabi po dito, Psalms 34:1, I will extol the Lord at all times. His praise shall always be on my lips at all times daw. Sabi niya, lahat ng oras, lahat ng panahon, let us worship our God. Kahit sa ating trabaho, i-ano natin na siya yung laman ng ating puso, isip. Kasi bibigyan niya tayo ng direction eh, at all times, I will praise always be on my lips. Ano pa po? Sabi ko dito sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for it is God's will for you in Christ Jesus. In every circumstances. Lahat ng bagay. Minsan po sa buhay natin, may mga problema tayo o nagdadaanan natin. Wala pong exempted sa mga problema lahat. Wala. Kasi kung wala na tayong problema, baka hindi na natin kailangan si God. Maaring ganun ang mangyari sa buhay natin. Kaya mayroon pa rin missing part sa ano natin, hindi tayo perfect. But then, sabi ni God, tribulation, we have to understand this. In this world, we have tribulation. Pero pag lumapit ka kay Panginoon, kay God, mayroon kang kapayapaan. So, yun po ang ano ng Panginoon. Ang promise niya sa ating kapayapaan, kasama natin siya sa lahat ng pagsubok. Minsan nga, ako din sa buhay ko, litong-litol ako, hindi ko alam, minsan mahirap. Everyday kasi mayroon tayong dapat bigyan ng solusyon, bigyan ng hindi natatapos eh, hindi natatapos yung mga bagay na yun. But then, napakabuti ng Panginoon kasi lagi natin siya yung kasama natin, pinipili natin na siya yung kasama natin. Sabihin natin kay God, God, tulungan mo lang ako. Litong-lito na ako, give me wisdom. Parang kausapin mo siya na, friend mo, God, hindi ko kaya to, tulungan mo po ako. Kasi kung pupunta ka kay kapitbahay, baka imamaritis ka pa. See? Marami tayo kay God. Kasi yun talaga, automatic. I-acknowledge natin na, hindi mo kaya, hindi ko kaya to. Lord, tulungan mo ako. So, huwag tayong mahiyang lumapit sa kanya, di ba? Friend din natin siya, lapit tayo sa kanya. Huwag tayong mahiyang magsabi ka, hindi ko kaya to. Tulungan mo naman ako. Friendly, ano ba, parang nandiyan lang siya sa tabi mo. So, we have to, in every circumstances, isama natin siya sa ating buhay. Where are we to praise God? Saan ba? Sabi ba? Surrounded by God's people. Sa Hebrews 2:12, sinabi ko, I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. I will sing your praises. I will sing your praise. So katulad po nito, where? Dito sa congregation. Tayo sama-sama tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. So napakainan po, kaya po may Friday service para sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Iba din po yung halimbawa, prayer time mo, iba din po yung personal communion mo sa Panginoon sa bahay. Every Friday, punta po tayo dito upang magpuri sa ating Diyos na buhay na sama-sama. Yun po ang nais ng Panginoon sa magkakabatid. Kasi hindi ka mabuhay na ikaw lang isa. You need one another. No one, sabi nga po eh, no one is an island. Sabi nga, kailangan natin ang bawat isa. So, praise God. Among the nations, sabi po dito, I will give thanks to you, O Lord, among the peoples, and I will sing praises to you, among the nations. So, katulad po dito, among the nations, minsan, in-invite po tayo sa ibang congregation, in-invite po tayo kung saan-saan. Let's join also. Kailangan din natin where to praise God yung mga may gatherings. Sama din po tayo. So, kung may pagkakataon. Isa din po dito ay on our beds. Iniisip ko nga on our beds, yung malapit na ba tayo mamatay? Parang ganun yung nasa ano ko. Pero nung sinerge ko, ito kasi si Haring David, pagod na pagod na. So minsan, sa kapaguran natin, parang gusto na lang natin matulog na lang. Matulog na lang sa bed. Pero sabi ni Haring David, pinipilit kahit nakakaramdam siya ng mga hindi ka aya-aya sa kanyang buhay, pinipilit pa rin niyang purihin ang Panginoon kahit na physically, napapagod na siya.
Sabi niya, so I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. My soul will be satisfied with fat and rich food. My mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night. So minsan, pagod na tayo. Kailangan na natin i-rest yung katawan natin. Pero kung mas hindi ka napapagod or mas nakakapagpahinga ka, kung mag-worship ka muna sa Panginoon, pag-meditate ka muna sa Panginoon, at ikaw ay makakatulog. Amen. So, yun po, unahan po natin ang gawa ng kaaway sa ating buhay kasi lagi niya tayong sinusunsunan. Sige, matulog ka na. Huwag ka nang mag-worship, huwag ka nang magpasalamat. Ganun kasi ang ano ng diablo, lahat laging ganun. But then, in our beds, bago tayo matulog, bago tayo, or pagising sa umaga, let us praise our God. Kasi yun ang kailangan natin pagdating mo doon sa workplace mo, kulang ka ng prayer. Lahat ng gawa ng kaaway, tira dyan, aawayin ka pa ng customer. Maramdaman mo yun, iaawayin ka ng customer. So, ano natin, kumbaga, magpayong tayo sa banal na Espiritu, kasi kung wala niyan, nag-love ni Jesus Christ, na magpa-ano tayo, wala eh. Yung kaaway, titirahin tayo ng titirahin. Kaya, magtataka ka ba ang sumisumit ng mundir na to? Kasi minsan, sabi natin, may kulang akong ginawa yung kita ng kapag-pray. Ngayon, ito naman, sasagutin mo. So, ano na naman yan? Ibang ano na naman yan? Another problem na naman yun. So, ito po, we have to praise God, anumang mangyari, anumang circumstances sa buhay natin. Ano man yung nararanasan natin. Praise God. So kahit saan na, pwede tayo mag-praise. Hindi po yung pupuntahin mo yung lugar kahit saan. Oh. May mga reasons din po for not praising God. Bakit? Bakit? Parang ang hirap mag-praise sa Panginoon, lalo na pag may problema o kung anong mga dumadaan sa ating buhay. Sabi niya, ignorant of God's word. So, nasa Psalms, ito lang po yung mga ano, buklatin nyo na lang po sa inyong bahay. Sabi, ignorant of God's word. So, kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Wala tayong idea kung paano magpuri sa Panginoon. So, we have to open the Bible. Magbasa tayo or i-open natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay para hindi po tayo maging ignorant. Sabi nga po eh, kaya nawawala my people perish because lack of knowledge. So we have to study the Word of God. Importante yun, study the Word of God. Kahit araw, isang araw, ano ka ng isang verse, it will work. God will speak to you. So, if you are dead, makapagpuri ka ba kung patay ka na? Wala, hindi ka na makapagpuri. If you are dead, oh. No breath. Sabi ko, no breath. Hindi ka makapagpa, ano, let everything that has breath praise the Lord. No breath, wala kang hininga. Hindi ka makapagpuri pag wala kang hininga. In prison, Psalm 142 verse 7. In prison, minsan yung prison na yon, baka na ano tayo na marami tayong problema or na ano tayo sa isang bagay na ano ba yun, maraming problema na parang hindi tayo makawala, ganun, nakukulong tayo sa mga problema, sa mga kung ano-anong mga bisyo. So paano ka makapagpuri, nakapriso ka sa bagay na yun? Hindi eh, mahirap. Kaya hindi ka makapagpuri kung in prison ka. So, hayaan natin ang Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin. Amen. Praise God. Amen. So, you can praise God. Worship God. Kung mayroon na tayong relasyon sa ating Panginoon. So, yes. Yung eternity will start.
eternity, buhay na walang hanggan, ay magsimula yan sa'yo noong tinanggap mo si Jesus Christ. Amen. So dito pa lang sa lupa, alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi yung sabihin mo na, hindi ko alam. Dito pa lang sa lupa, alam mo na. Kasi eternity starts when you receive Jesus Christ as your personal Lord and Amen. Savior. So, tandaan po natin yan. So, huwag po natin i-condemn yung sarili natin. Praise God. The effects of praise. So, ano ba yung mga effect na praise sa atin? Praise. Praise brings the presence of God. Sa Acts 16:25-26, Acts 16:32-34. Ito po yung panahon ni Paul at Silas. Si Paul at Silas, noong nag-travel sila, nag-start na sila ng missionary journey. Ang pupuntahan dapat nila ay sa Asia. Maaring kasama tayo or hindi malayo na. Dito siguro sa may part ng, kasi Asia pa rin ang ano nung panahon eh, Turkey, yung mga area na yan, part ng Asia yan, Asia Minor, Asia Major. Tingnan natin doon sa likod ng Bible natin, may Asia Minor, Asia Major, mga ganun-ganun eh. Yan sila, nag-travel sila papunta, dumadaan sila sa Greece by ship. Yan sila dumaan. Pero, nung time na yon, yung Holy Spirit nagsabi sa kanila na huwag kayong pumunta doon. So, ibig sabihin, talagang nagpipray sila. Huwag kayong pumunta doon, sabi ng Holy Spirit sa kanila. Sa area na yan. So, huwag kayong pumunta dyan, sabi niya. Ngunit isang tagpo, ito si, hindi naman sila pumunta doon. Ngayon, itong si Paul, naka-receive ng vision na pupunta sila ng Macedonia. Macedonia sa Greece na yan, Greece. Parang ang hirap, ano, tinitingnan ko ngayon, tinitrace ko nung Dubai, Paul. Kasi Macedonia, nasa Greece pa yan, part ng Greece, Macedonia, ganon. Tapos, nakarating sila sa bahay ni Lydia. Si Lydia. Kasi siya yung naunang convert, si Lydia. Doon sila nag-stay sa bahay ni Lydia. Doon sila dinala. Ngayon, pagpunta nila doon, nag-minister sila doon sa mga may sakit, nagpagaling, lahat. Ginawa nila yon. Ngayon, yung mga Pharisee doon, inano sila yung hindi sila nag-agree sa kanila. Hindi sila nag-agree doon sa ginawa nila. Kaya, ang ginawa sa kanila, kinulong sila. But then, nung kinulong sila, nagkaroon ng praise and worship sila sa kulungan. Ilan pa nga sila, binit sila lahat. Kasi gusto nila, bakit ka dinidistorb mo kasi sila doon, parang ganun yung ano ng mga tao doon. So, binit sila doon lahat. Nabit siya. Ngayon, nagkaroon ng, habang kumakanta sila ng praise and worship, nagkaroon ng lindol. Oo, ano sila, yung sa area na yun. Tingnan mo ha, galing ng, ano, ng praise and worship. Nagkaroon ng lindol doon sa area na yun. Hanggang nakalabas na sila. So, ito, nung nakalabas sila, sabi ng prison guard, kasi siya yung ano doon. Siya yung in charge doon sa prison guard. So, aanawin siya, papatayin siya. Papatayin siya eh, yung prison guard. So, ginawa niya, gusto niyang magpapakamatay. Sabi ng ano sa kanila, kasi nalusin na yung ano, sabi niya, huwag kang magpakamatay, sabi ni Paul at ni ano. Alam niyo, itong prison guard na to, binahaginan din nila siya. Hanggang yung buong household niya, naligtas. Kaya nga sabi niya doon sa 1631, the whole and my household. Yun na yun, kaya nasabi niya yun. Yung ano yung salvation. Kaya nasabi niya, isang tagpo yun sa ano sa Biblia. At yung household niya andoon sa Acts 16:32-34. Naligtas lahat yung family ng prison guard. So, isa pa dito, praise binds the enemy. Psalms 149:6-9.
Psalms 49. Sabi po dito, Psalms 149:6-9, let the high praises of God be in our mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance on the nations and punishment of the people, to bind their kings with chains, their nobles with fetters of iron, to execute on them the written judgment, dishonor. This honor have all these saints praise the Lord. So, praise binds the enemy. Sa ating din po buhay, so ano mang mga bagay na nagkoko sa atin ng kasamaan, pag mag-praise and worship tayo, talagang andyan yung ano ng Panginoon, yung two-edged sword na sinasabi yung Holy Spirit na siyang mag-vibrate kung ano yung nakabind sa atin. So let us praise our God kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. Praise confuses the enemy and bring victory to God's people. Isa din po dito sa 2 Chronicles 20:22. Ito po yung time ni Jehoshaphat. Sa time ni Jehoshaphat, nagkaroon po ng... Kasi mandirig pa talaga ang mga Israel. Israel? Oh, mga Israel. From the beginning, mandirig pa talaga sila. Even until the time of David. Kasi pinagtutulungan sila. Mandirig pa talaga sila. Warriors. So, sabi ko dito, noong time na 2 Chronicles 20:22, sabi ko dito sa 2 Chronicles 20:22-23, basahin ko lang from 20. Early the next morning, the people went out to the wild country near Tekoa. As they were starting out, Jehoshaphat addressed them with these words, "People of Judah and Jerusalem, put your trust in the Lord your God, and you will stand your ground. Believe what his prophet tells you, and you will succeed." After consulting with the people, the king ordered some musicians to put on the robes they wore on the sacred occasion, to march ahead of the army, singing, "Praise the Lord, His love is eternal." When they began to sing, the Lord threw invading armies into panic. The Ammonites and the Moabites attacked the Edomite army and completely destroyed. And then they turned each other in savage fighting. So, sila-sila na yung nag-aaway. Amen. Sila-sila na. Ito, Edomites, Ammonites, malapit yan sa Jordan. Sa area na yan, Ammonites. Oo, dyan, Amman. Sila-sila lang nag-aaway-aaway. So, kung makita natin, nandyan lang, malapit na tayo sa area, nandito tayo sa Zambi. Napakalapit. So, praise God in a loud voice. Luke 19:37-40. Sabi ko dito, ito na po yung papasok na si Jesus sa Jerusalem. Sabi ko dito, Luke 19. The triumphant approach to Jerusalem. Papasok na si Jesus sa Jerusalem kasi aanahin na siya. Dadakpin. Sabi ko dito sa Luke 19:37-40. And when he came near Jerusalem, at the place where the road went down the Mount of Olives, the large crowd of the disciples began to thank God and praise Him to a loud voice for all the great things that they had seen. God bless the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory to God. Then some of the Pharisees in the crowd spoke to Jesus. "Teacher," they said, "command your disciples to be quiet." So, yung mga tagasunod ni Jesus Christ, masaya sila kasi sabi nga dito, "God bless the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory to God." Pero sinabihan sila ng Pharisee. Sabihan nyo nga sila na maninimit. But Jesus answered, "I tell you that if they keep quiet,
the stone themselves will start shouting. Tingnan mo, the stone themselves will start shouting. So, inaalagay po lang Panginoon na praising God in a loud voice. Pero hindi naman yung hanggang maubos na yung, ano ba yun? Lumabas na lahat ng litid mo. But, he said, shout aloud. Sabi nga, shout aloud. Pero hindi po yung hanggang lalabas na lahat ng litid mo. So, praise God. So, punta lang po tayo sa worship. Whereas praise is an expression of admiration and appreciation, worship is an expression of love and adoration. Worship has something to do with our love to the Lord. It can express only with giving of our whole heart and life to Him. So, kung pwede ka nga mag-praise kahit hindi totoo, minsan, pwede kang mag-praise. But then, pag-worship, hindi yan only God ang dapat i-worship natin. The expression of love and adoration. So, siya lang, kailangan siya lang yung ating i-worship. Mamili ka, si God ba o si Satan. Diyan lang. Kaya yung worship belongs to God. Amen. Hindi, wala nang iba. So, wala nang iba. With whole heart and life to Him. Sinabi po dito, to love Him with all your heart and with all understanding and with all the strength, to love one's neighbor as oneself is much more than the whole burnt offering and sacrifice. So, ang nais mo ng Panginoon, Mark 12:23, sa ang nais mo ng Panginoon, yung heart natin, lagi natin ano yung heart natin, hindi po yung mga bit-bit natin na bring offering or something, anything na in replacement na sa heart natin. Gusto ng Panginoon, yung heart natin, kaya nga, yung ating natin mag-worship. Yun ang hinahanap niya, yung attitude ng heart natin, na bumalik tayo mag-worship sa Kanya. Yung mga bagay na ibibigay natin, susunod na lang yun, kasi kung naka-inline yung heart mo sa Panginoon, it will follow, nandyan yung ano ng Panginoon. The grace of God na ang mga bagay ay kaya natin ibigay kung yung heart natin ay naka-align sa Panginoon. So, yun po ang ano ng Panginoon. Nais niya yung heart natin more than whole burnt offering and sacrifices. Worship God in spirit and in truth. So, ito na naman po muli yung Samaritan woman at the well. Yung Samaritan woman at the well, sabi ko dito na yung time na yun, kasi yung Jerusalem kasi bali, na-divide siya ng tatlong place. Ito yung Judea, Samaria, Galilee doon sa taas. So yung mga tao noon, may kanya-kanyang place of worship. Dito sa Judea, doon sila mag-worship sa Jerusalem. Itong si Samaria, mayroon din silang sariling worship place, Mount Gerizim, dito sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Tapos sa Galilee, doon sa kabila naman yon tatlo. Ngayon, itong mga ano na to, may mga tao na Jews, hate nila yung Samaria kasi ayaw nila maki-join sa worship ng mga Jew, sa Judea. So, ang ano nila doon, kaya nagkakaroon ng conflict doon eh, yung Samaria at saka Jew. So, pero nagulat itong mga nagtuturo, dadaan muna sila sa Jordan para pumunta sa Galilee. Pero si Jesus, dumaan siya mismo sa Samaria. Kasi pag ganun yung, ito yung map ng Jerusalem, dito ang Judea, kalahati, Samaria, dito Galilee. Tapos dito, Jordan, ano na siya? Jordan River lahat. Dumadaan kasi sila pag ganun papunta sa Galilee. Yung mga ano. But then, si Jesus, sabi niya, hindi, pagbabalik ako sa Judea, dadaan ako sa Samaria. Siya lang ang dumaan. Pag tama niyang dumaan sa Samaria, nakita niya si Samaritan woman. Nag-iigit ng tubig doon sa Jacob's Well. Yun yung Jacob's Well. Nung unang panahon, kaya may Jacob's Well eh. Doon siya sumasalo. Doon siya sumasalo. So, nagulat
tinanong sila ni ano ni Jesus, sabi niya, pwede bang magkasama yung Jew at saka Samaritan? Hindi. Sabi niya, hindi eh. Sabi niya, hindi. Tapos, habang nagkikwentuhan sila, nag-share na si Jesus ng salvation. Ang time na yon. Bali nga siya ngayong nauna niyang na ano eh, na-share ng gospel, na evangelize yung Samaritan woman. Ngayon, na ano siya, sabi niya, nagabang, sabi niya, about sa asawa naman yung kwentuhan nila, sabi niya, paano mo nalaman na may, ano, hindi naman niya sila, alam ko, hindi mo asawa yon, may lima, pito kang kinakasama. So, nagulat din si, ano, si Samaritan, sabi niya. So, that time habang nag-share si Jesus sa kanya, na siyang maitago, nagkaroon siya ng repentance. Nagulat siya eh, bakit alam niya yung pagkatao niya, lahat-lahat. Nagkaroon siya ng repentance nung time na yon, nung ano nalaman niya. So, ikaw ba si God? Ikaw ba yung Messiah? So, nagkano din ang Panginoon, nagsabi siya. At then, humihingi na siya ng tubig. Sabi niya, kung sino yung ano, hihingi ng tubig ay magkakaroon ng mag-ano na naman uli, hihingi na naman uli na mauuhaw ka uli. Yun pala si Jesus yun, yung ano na yun, yung living water na yun. So, na-recognize niya na siya yung Savior at siya yung magpo-provide lahat ng kanyang pangangailangan. So, that time, tingnan mo, na-recognize niya na siya nga yung Diyos. Let us reject, sabi niya, ma-stronghold kasi doon sa life ni, ano, ni Samaritan. Ma-stronghold. Mayroon pitong asawa, pitong kinakasama. No. Sabi niya, nag-worship naman kami doon sa ano, bakit mayroon pa rin kulang doon sa heart niya. Kaya, praise God, kasi si Jesus dumaan doon sa lugar niya. Hindi naman pwedeng magkasama, magkano nagulat siya nung time na yon. So, tinanggap niya si Jesus Christ doon at nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, makita po natin, nung natapos na yon, yun po yung tunay na pagsamba kasi naniwala siya kaagad kay Jesus. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, nirelatan niya lahat yung ginawa ni Jesus, bumalik niya sa doon sa village nila. Pinamalita niya na nakilala niya si Jesus, ganito. Nagkapagbahagi pa si Jesus sa kanya. So, ngayon, pagkatagal-tagal, inimbitahan na nila siya to stay doon sa Samaria for 2 days. Nag-stay siya doon. So, hindi natin alam, marami pang nasid doon. So, ang ano doon, ang point doon, nakita na nila, nakasama na nila yung dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen. So makita natin itong mga ano na to, itong mga Hudyo na to, Samaritan, marami silang mga practices. Practices, ganito, ganyan, gawa ka ng ganito para maligtas ka. Ganon yung mga ano nila noon, ang mga ano nila. Kahit gumagawa sila ng ceremony, minsan yung heart nila malayo doon sa kay God. Kasi iba yung ano nila eh, mga ritual. Akala nila yung mga ritual nila makakarating sa ano ng Panginoon, worship na yun. Pero hindi. Sabi ng ni God, sabi niya, hindi sila malayo eh, yung ano nila, more on ritual. So, sabi ng Panginoon sa kanya, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. They are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and His worshiper must worship Him in spirit and in truth. So, makita natin na inihayag na ni Lord kung ano yung paano mag-worship. So, tayo din minsan nung pinanganak tayo, ang daming tinuro sa atin na yun ba yung tamang worship? Ngayon na ano na natin? Na nakita na natin, na isiwalat na sa atin. So, ang dami nating mga ginagawa na hindi naman for all that years, ang haba ng panahon na ginagawa natin yun, sinusunod natin yun. Wala eh, malayo sa ano ng Panginoon yun, yung gusto ng Panginoon. So, praise God, kasi nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at nalaman natin kung paano.
paano yung tunay na pagsamba. So, sabi ng Panginoon, kasi ang plano ng Panginoon, not only for the Jew, for the Gentiles din yung plano ng Panginoon na lahat tayo'y maligtas, kung sino mang sumamba sa Kanya ay pagkaroon ng kaligtasan. So, ayaw niya na mapunta tayo sa lugar ng kadagat-dagatan. Gusto niya, upunta at pupunoy natin ang langit. Yun ang gusto ng Panginoon eh. So, let us worship Him in spirit and in truth. So, napakainam po na tinuro na naman natin nag-response tayo sa panawagan ng Panginoon. At itong salvation na to, na save tayo, ito yung magbibigay ng transformation sa atin. Di po ba? Akala natin yun yung nakakapagligtas na napupunta tayo sa langit. Hindi pala, ito salita ng Panginoon, yung salita niya, ito yung katotohanan. Salita niya ang katotohanan na siyang makakapagligtas sa atin. Wala nang ibang mga ritual activities, mga ceremonies, hindi na yun, maano tayo sa salita ng Panginoon, doon tayo mag-base sa salita ng Panginoon. So, ano ba ang nabibig na ano na itudulog ng pag-worship sa Spirit and in truth? Sabi ko, ito, it brings salvation. Lahat kapahamakan, lahat transformation sa ating buhay. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin, na from glory to glory, He will change us from glory to glory. So, praise God. How do we worship in truth? Sanctify them in the truth, and your word is the truth. Sa totoo lang, yung salita niya ang katotohanan. So, let us worship our God through our through Spirit. Kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, kasi kung hindi tayo magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya, tamang relasyon sa Kanya, ay hindi tayo makapag-worship sa Panginoon. So, hayaan po natin na yung spirit natin, yung inner man natin mag-worship sa Panginoon. Alam natin na tayo ay naligtas na sa Panginoon. So, nais ng Panginoon na siya lamang ang sasambahin natin sa espiritu at katotohanan. Alam nyo, sa buhay natin, minsan nga, andyan yung Holy Spirit nagsasabi, mag-worship ka, dito ka dumaan, huwag kang pumunta dyan. Minsan ini-ignore natin siya. It's the work of the Holy Spirit, o magbigay ka ganito, mag-ingat ka dyan. Alam mo, nire-remind na tayo ng Holy Spirit. Pero minsan, andyan pa rin yung will natin, gusto natin dito tayo dadaan. Para mas maganda dito, o pag dito. Minsan, we have to seek God, the Holy Spirit. He will teach you in all things na kaya iniwan sa atin ang banal na Espiritu. So, to summarize, we must worship God in spirit. The worshiper must be first be born of the Spirit. So, sinabi po niya sa kay Nicodemus, paging born of the Spirit, yung ano natin, yung patay na kaluluwa, para makapag-worship tayo kay Jesus. So, huwag po natin hayaan na may time na tinatamad tayo, but hayaan natin na pilitin natin na tayo'y mag-worship sa Panginoon. Kasi, yes. Yun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Eh. Yes. Ano ba yung saysay na nandyan tayo na hindi natin i-worship ang Panginoon? Siya lang yung i-worship natin. So, in truth, the worshiper must worship God according to His word. So according to His word, truth, yung itong salita niya, itong word of God, ito yung katotohanan. So according to His word. So wala nang iba. So let us worship our God through sa espiritu at katotohanan. So wala nang iba. No need to do sacrifices, everything. Ginawa na ni Lord lahat yun 2,000 years ago. So, ang nais lang ng Panginoon yung heart natin na mag-worship sa Kanya. Yun lang, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Natatandaan niyo po ba yung sa burning bush? Noong 40 years, si Moses nandun siya sa Egypt, tapos nakapatay siya. Lumayas siya, pumunta siya dyan sa Midian, dyan sa may tabok. Diyan pa ta, 40 years din siya, Mount Sinai. Diyan pa lang tulay na Mount Sinai.
Yan sa ano na yan. Ngayon, 40 years din siya dyan nag-stay. Kinuruan siya ng Panginoon. From mayaman, tapos naging shepherd na lang siya. Tignan mo, kung ano yung tinuro sa kanya ng Panginoon. At one day, nakita niya, nagpakita ang Panginoon sa kanya yung burning bush. Burning bush. So, nang nagliliyab na hindi napapakit yung so, nais ng Panginoon sa ating buhay, ganun din tayo yung laging nakakonect tayo sa burning bush kay God. Kasi siya yung nagliliyab na nakakapakinig tayo, nagsasalita siya eh. Sabi niya noon, nung lumapit na siya kay sa ano na yun, palapit na siya doon. May instruction siya na bumalik siya doon sa bansang Egypto at iligtas niya yung mga kababayan niya. So, at mag-change yung destiny ng nation nila. Kasi kung hindi na sila nun, maaaring wala din tayo dito. Yung salvation hindi natin napunta sa atin, hindi na-share sa atin. O hindi natin na-receive yung salvation na yun. Kung hindi niya sinunod yung nagsasalita doon sa burning bush, which is God. So, ganun din sa atin. Huwag natin ilayo si God sa ating buhay para marinig natin kung ano yung instruction niya sa atin. Yung burning bush na lang, i-ano natin yun sa ano natin. Nagsasalita na nasusunog pero hindi naman natutunaw. So, it's the work of God. So, yun ang nais ng Panginoon kasi habang nakikinig tayo sa Kanya, nag-worship tayo sa Kanya, binabago niya lahat yung takbo ng buhay natin. Inaayos niya lang. So, yun lamang po ang nais ng Panginoon na malaman natin sa oras na ito. Praise God. Thank you God sa ginawa mo sa oras na ito. Lord, hallelujah. We just wanna thank you, oh God, sa burning bush, O God, na nangyari, O God. Many years ago, Ama, O God. Bibilig, O God, na kayo din po yun, Ama, O God. So, Lord, help us, Ama, O God, na kami, O God, ay patuloy, O God, na hanapin, Ama, O God, ang iyong kalooban sa aming mga buhay, Ama, O God. Turuan niyo po kami, O God, na mag-worship, O God. Hanapin ka namin, O God, sa aming buhay, Ama, O God. Sa lahat ng oras, O God. Sa lahat, O God, ng anumang mga circumstances, O God, sa aming buhay, Ama, O God. Lord, hayaan niyo po, Lord, na bibiliin ka po namin, O God, na maging mauna, O God, sa aming mga buhay, Ama, O God. Father, we just thank you, Holy Spirit, Ama, O God. Gabayan niyo po kami, O God, sa aming pag-isa, O God, kayo, O God, ang patuloy, O God, na mangusap, Ama, O God. Father, we just thank you, Holy Spirit, Ama, O God. We just glorify you, O God. We want to worship you, O God, all the days, O God, of our lives, Ama, O God. Father, we thank you, O God. Lord, hanggang sa inyong pagbabalik, Ama, O God, kayo, O God, ang aming pupurihin, Ama, O God. Hallelujah, O God. We worship you, O God. We magnify your name, Ama, O God. Yes, O God. Salamat po, O God. Pakila po kayo, Ama, O God. At wala nang iba, O God, na kaming pupurihin, Ama, O God. Kundi kayo lamang, Ama, O God. Kayo, O God, ang eternal God na dapat purihin, Ama, O God. Wala nang iba, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. Lord, we just glorify you, O God, sa aming mga buhay, Ama, O God. Bawat minuto, O God, bawat segundo, O God, ng aming buhay. We thank you, O God. We exalt your name, O God. The glory belongs to you alone. In Jesus' name. Amen. Amen.